Hi, yes, friend. Ako si Ellie Bendia. Kami ang Grace Note. The Nubs. Ako si Zil. Kami ang Hill. Kami ang Lubita. At ikaw ay nakatutok. Sa 101.1. Yes, FM. Yes, FM. Mga yes, friend! Isang maulan na gabi sa inyong lahat. At kasama niyo na naman ako, DJ B-Boy Bibo, para sa panibago na namang episode ng ating Yes, The Guest. At ngayon, alam kong nilalamig kayo, giniginaw at hindi makagalaw. Pero mas palalamigin pa natin ang inyong gabi dahil may makakasama tayong artist. Sila isang indie alternative band from Manila at kinilala rin sa 34th Awit Awards bilang best performance for a new group recording artist for their debut song Outlaws. Let's give it up for Kim, Tati, and Nico of Nameless the Kids. Hey. Yon, batiin niyo yung mga yes pre nating nanonood diyan sa ating Facebook page at sa yesfm.com.ph. What's up guys? What's up guys? Hello everyone. Sana okay kayo. Sana daw okay kayo. Yes. Mm-mm. Lahat sana okay. Kasi kami giniginaw talaga dito. Para kami mga hotdog sa freezer. Nakaganaw ako sa sweater. Oo, giniginaw. O, eto na nga, no, Nameless Kids. Bilang kasama nyo ngayon ang isa sa pinakamaharot na DJ ng Yes FM. May hahamunin ko kayo sa isang, hindi naman to ano, hindi naman to physical na laro, no. Parang ano lang to, magkakakilanlan lang tayo lalo, no. So, ang mechanics ng game na ito ay, bago ang lahat ng game pala na ito ay Nameless Picks. Ay! Ano kaya ito? So, ang mechanics ng bagay na ito ay magpa-flash kami ng photos na nahugot namin sa social media accounts ninyo. Ayan. So, nag-overthink na ba kayo kung ano yung mga nakapost sa social media? Diba? At gusto naming malaman yung backstory ng photo na ipa-flash namin, no? At kung hindi nyo better explain, di wag. Charot. Hindi, kailangan nyo lang gawin ay mag-sayaw ng ice cream yummy. Ice cream, good. Pag hindi nyo in-explain, ha? So, sasagutin nyo lahat. Okay, G-R-E-G? Yes. G. Okay, for our first pick, let's give it up for Tati. Ay! Oo naman. Ano kayang ibig sabihin yan? Naku, mahirap explain yan kasi di ko masusukat yung nararamdaman ko dyan. Oo. Di, ayun na, ano yun, wedding prenup picture namin ng wife ko. Oh. Yes. Saksi ang sunset sa kanilang prenup. Oh, yun, na-explain niya. Basic lang pala sa kanya to. Oo, madali lang. Oh, dahil dyan, meron pa tayong next photo. Kala mo yun na yun? Yun! Yun! Medyo na grabe naman yung feeling hanggang pusod. Yan. Medyo ano yan eh. Diet pa ako yan eh. Anong backstory nun? Na-dengue ako nun. No. Talaga ba? Kain, medyo, di ba, nagkalaman, nagkapantal ako eh. Yun, kaya tinago na, grabe yung pa-chest mo dun ha. Di ba? Joke bro, lang yun, wala yun. Parang di na-vinek yun. Grabe yung vinek, parang V-stomach na yun eh. Hanggang saan eh. Saan yun? Saan yung picture na yun? Wala nilang yun. Edit lang yun, trip lang yun. Si ano yun, si James Reed yun, tapos nilagay ko yung mukha ko. Oo. Oh. Kaya lang si James Reed, tapos nilagay yung katawan mo. Oo. Oh. Nabaliktad pala, pala yun. Na. Okay, we're done with Tati. Yun, ngayon naman, ang pick ni Kim. Oh my God. Aww. Aww. So, maayos yung muna lang. Meow, 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 meow. Ayan, yun, wala, yun yung cat. Yun yung cat ko, si Cookie. First ever Cookie. Cookie dahil crush ko si Jungkook. Cookie. Anong breed ng cat? Persian. Okay. Hello, shout parang ang safe-safe nung mga nasa social media nila na photos. Kasi yung social media ko parang makalat yung mga photo. Okay, next photo for Kim. Hey, oo nga. Obvious si naman. Picture ni Nico pala. Picture ni Nico. Cookie. Jungkook. So yun nga po, super crush ko si Jungkook. Hoy, alam mo, walang halong biro. Ah. Looking at you, parang may resemblance kayo sa facial features ni Jungkook. Akala ko ni Cookie. Oo. Nung pusa pala. Sorry. Hindi, ni Jungkook.
Ganyan, ganyan daw ako pa nagkakatuluyan. Uy, malay nyo naman. Eh, di ba? Mamanifest natin. Okay, next. For Nico. Ay! Ay! Grabe naman yung pa-flex. Nainitan siya. Bagong tattoo ko dito. Nagpa-tattoo ako ng... Kasi childhood ko in The Simpsons. So yung living room na yung living room ng The Simpsons, pinatattoo ko sa akin. Tapos galing siya sa episode... Sa last episode bago ako ipanganak. So January 23, 2000. Yung episode na yun. Tapos yun yung ginawa kong ano, living room photo. Okay. So ang ganda. Kasi dito Manila and Bloom yun. Sa band photo yun. Ay, band tattoo yun. Ah, okay. Hindi, hindi naman niya pinapakita yung biceps. Nag-text lang ako. Yun lang talaga siya. Hindi naman halata. Okay, next photo for yan Nico. Na. Ay. Eh! Grabe naman yan. Parang paparazzi yung nag-peak. Ano yan? That was... Masakit ulo mo dyan. Oo, masakit ulo. Hindi, dyan nag-start ang life ko sa music. Pero kabaliktaran. When I started doing that, galing yan sa isang show. Sa iris ko, ibang type ng music at ibang klaseng music yung gusto kong gawin. So then nag-shift. So yun, ito na ngayon. Hey, yun pala ang simula. Yun ang hudyat. Yes. Diba? Also, guys, thank you so much for sharing those photo with us. Oh, napaka-meaningful. Napaka-meaningful, in fairness, ng mga ano, ng mga pictures. Ayan. By the way, congratulations pala sa inyong recent gigs na naganap. At ito nga, meron kayong pinaka-recent yung sa Riverbank Center nitong Sunday lang. So, kumusta naman ang energy ng ating mga yespre na Marikenyo? Masaya. Oo, sobra. Sobra saya ng show na yun. Hindi pa kami nakaka-get over. Actually, yung feeling niya parang super, parang stadium stadium feeling. Sobrang stadium levels. Tsaka ano, nagpa-participate lahat. Oh, and parang feeling namin yun na yung pinakamaraming kumakanta ng songs namin sa isang show. So, iba, nakakataba ng puso. Oh, okay. So, ano bang meron nun? Anong, ano grab to? Wala lang, nagkita-kita lang. Oh, talagang meet and greet lang, ganun. Grabe naman makahakot ng fan eh. Di parang Christmas ano, event. Ah, okay. Kami mga closest friends, si Maki, saka si Angela. Yes. Ang sarap sa feeling, no, kapag yung audience mo talaga nakakasabay sa kinakanta ninyo. Oo, kaya nakaka-hype lalo. Diba? So, ayun, no, bilang mahilig kaming mag-hukay dito, ayan, bilang mahilig kami mag... dahil mga historian kami dito. Oh, parang kinakabahan naman kayo masyado, no? Nabasa namin somewhere na may pagka-burnt toast theory yung story ng banda ninyo. Oo, pwede nyo ba kaming kwentuhan kung paano kayo pinaghintay ng universe bago nyo makilala or ma-establish ang kilala natin ngayon bilang Nameless Kids? Hindi, kailan ba tayo nag-start? Late 2019? 2019. Nangyari kasi, parang the lineup now is almost the exact same people from then. Pero there were more members when we started. So the first show we had, that was at 12 Monkeys before the lockdown. So parang that time, hindi naman ready kami to start gigging that time. Pero alam namin na, okay, parang maybe it's a start, maybe we could do gigs now. Tapos mismong night nung show na yon, nagkaroon ng alarm sa phones for the lockdown of COVID. So parang naudlot lahat for Nameless Kids. Na-postpone. It kind of gave us almost a year or two. To prepare yung actual na pag-launch na namin and yung actual na paglabas ng music. And I think pare-pareha naman namin alam na if nag-launch kami a bit prematurely, we wouldn't be here. Correct. At tumapat ng pandemic, so mas magiging mahirap siya, di ba? So right timing naman ang lahat, di ba? So curious lang kami, saan ba nahugot ang pangalan ng banda ninyong Nameless Kids? Actually, yung Nameless Kids na name, parang marami na siyang... Yung isa lang yung origin niya. The origin niya is, nasa coffee shop kami, sag-isip kami ng name for the rebrand kasi before we were called another thing. So, we were thinking of a rebrand. Tapos, napuno na namin yung resibo, napuno namin yung iPad niya. Wala pa kami naisip. Tapos, nag-joke lang ako na bakit hindi nilang Nameless Kids kasi wala naman tayong pakialam sa name. Gusto lang natin tumugtog. Tapos, parang, yun, for the longest time, yun yung origin niya. Pero parang, sa pag-dissect namin ng name and nung mantra ng band, na-realize din namin na, we weren't really the popular kids growing up. So kami rin yung Nameless Kids growing up. So, yun kami na ngayon.
So nagkaroon ng hugot pa rin yung pangalan na Nameless Kid. So ikaw, Nico, as a hitmaker producer, yes, paano mo binabalance yung interest ng band with other artists na lumalapit sa'yo? Feeling ko wala namang kailangan ni balance kasi simula, as in from the beginning, Nameless Kid naman yung top talaga sa lahat ng iniisip ko music. Parang the work I do outside the band is mostly just my free time outside of the band. So whenever pag may gigs kami, it's mostly focus on sa Nameless Kids. Tapos when we're writing music for Nameless Kids, din lang kami, lalo pag album na, wala akong ibang ginagawang work. So I think di naman kailangan i-balance, and ano naman I think music, parang iniisip ko lang, parang lang nakikipag-jam sa ibang tao. Pero umuwi pa rin ako sa Nameless Kids. Makikipag-collaborate lang ako sa iba, pero still kayo pa rin ang babalikan ko. Yes! Sana all binabalik ka! So what's your favorite thing naman when working with your bandmates na hindi mo nakukuha sa ibang artist? Wow. Yun, dyan wag kang alam. Hindi ko being hired as a producer, meron kang automatic na ano eh. Meron kang automatic na authority over the project somehow. Mm. Pero being with the band, ramdam ko na equal kaming lahat. So ibang, sobrang ibang experience din yun. And syempre yung nafe-feel mo, kasi I'm super big fans of my bandmates, sobra. So pag, as much as I'm fans of the people I work with, iba yung level of respect and yung kilig ko pag kaming gumagawa ng songs. And syempre knowing na yung kakalabasan is para sa amin talaga. Correct. Iba siya. Mm-mm. So mas iba yung impact sa'yo pagdating talaga sa inyo. So yun nga, no, ikaw naman, Kim, as a co-writer ni Nico, no, ano sa tingin mo yung mayroon sa dynamic ninyo kaya nagbe-blend pa rin yung ideas niyo despite the differences sa musical influences sa inyo? Feel ko yun nga po na parang magkaiba kami ng genre, hindi man genre, like ng influences sa music. Mm-mm. Siguro yun yung balance dun na parang pag nag-collaborate kami, nagkakaroon ng magic, certain magic, kasi nga, since different yung listening namin, so parang, kumbaga parang, pag nag-mix yung, different dessert, ang sarap niya pag kinain, parang ganito. Actually, writing-wise nga mas tipid siya magsulat, tas ako worthy ako magsulat. So pag nagsusulat kami for Nameless, parang nandun siya sa tamang, Oo, kasi di ba sabi nga nila, opposite attracts, di ba, nagko-complement ang contrast. Yes. Diba? So ikaw, Tati, same question. Ayun, nanonood lang na i-balance silang dalawa. Audience lang siya. Sige, kaya niya yan, guys. Keep it up. Yes, Tati, sobrang laking ano niya sa production, yes, lalo ng band. Yes. Para namin siyang mentor musical. Wow. Diba? Yes. Nagkakalabasa. Nagbablash si Tati. Nagkakalabasa na edad. Experience lang. Pero ano naman, ganun din naman yung dynamics. Parang pupunta mo na sa kanila. Kasi halos lahat ng project namin nagsisimula sa kanilang dalawa eh. Mm-hmm. So after nun, parang minsan may songs na umabot ng years, minsan may umabot ng days lang din. Parang yung pag-polishing na, yun, kami na yun as a band. Yun. Pero yung mga utak tsaka puso, yan. Ay, utak sila, pero puso yung buong band. Yun. Yeah. Okay. Puso ikaw lang. Tsaka yung ano. So may contribution pa rin naman talaga ang lahat, di ba? Correct. So before natin pag-usapan yung newest single ninyong Gabi, ano para sa inyo ang perfect night to spend with someone for the last time? Oh, if this is my last... Parang nakatakot din. Damay kayo. Hindi, kunyari lang pag ano, break na kayo. Kaya ito na yung last na makikita kayo kasi magiging LDR na kayo. Feeling ko ano, tailgate sa parking lot. Tailgate lang sa parking lot. As in, tambay lang kayo sa likod ng kotse. Kasi feel ko pag ganun... Gusto ng car, ano, experience. Sa car ang experience. Pag ganun, walang distractions eh. So parang pwede nyo pag-usapan lahat ng pwede nyo pag-usapan. Under the sky. Yes. Under the stars. Uh-huh. Ganyan. Ikaw daw po, ano po yun sa'yo? Ikaw yun sa'yo. Yan. Sige na. Sensitive. And then, syempre, ano, dalawa lang kayo. Tapos, ayun po, magkasama lang kayo na lang. Magdi-dinner po kayo. Iluluto po ninyo. Hala, bakit nyo ako nire-reveal dito? Bakit parang ako nabigla yung guest? Ayan ah. Ang init. Kanina malamig. Ano sa'yo? So, ikaw, Kim. Ako po, feeling ko, kakain po sa mag-upsal. Oo, di bali na mag-amoy di bali na mag-amoy usok basta ikaw ang kasama. Ganyan. Last na, di ba? Parang last supper. Kaya dapat pakabusog daw. Oo.
Masaya yun. Diba? Oo. The best. Ah, yung huling alaalang maano mo sa kanya, yung huling nakita ko to, may usok tong tao to eh. Tama. 430. Wala akong maisip. Kasi daw forever na daw siya. Forever eh. Oo. As someone na married na. Buong gabi na. Ano na lang? Ano yung last na date nyo bago kayo maging husband and wife? Oo. Bago kayo maging Mr. and Mrs. Ano nga ba? Hindi, ay grabe, hindi na alam. Samoa at ahim, bro. Samoa? Ano ginawa yung Samoa? Wala lang, naglakad lang. Sa seaside, ganyan. Nag-isang wedding. Inaamoy yung amoy ng Manila, babe. So nakita naman namin na dinescribe nyo ang kanta nyong Gabi as like overcoming a limerence. Limerence? So anong ibig sabihin ng limerence at sinong member, sino sa inyo ang naka-experience na ng ganito? Parang ako nagawa na naman. Okay, panindigan mo yan. Oo nga, bakit nga ba? The limerence, parang ano siya eh. Limerence. Di ba, limerence is parang yung pagkawala ng obsessive mo sa tao na yun. Ayan, yung obsessed, pagiging obsessed mo sa tao na yun. So parang yung chorus na isasayaw na lang dahil di mo ako gusto. Parang yo, tanggap mo na parang ito na lang yung gagawin ko para ano, kahit di mo ako gusto. Parang, so I know I'm never gonna get you, so yeah. Might as well just get one night with you. Parang ganun. Yeah, it's just like overcoming limerence. So, yeah. So anong favorite yung line dun sa song? Ako yung bridge. Yung hindi naman. Yun yung parinig. Same. Kung di naman mababawi at di naman ulit, kung pwede lang, pwede bang sulitin ang gabi? Yeah. Yes. Ay! Di ba? Sa barko. Hoy! May signal ba dun? Pag-atake, ha? Gawin nyo nga na kaya tayo. Inutusan. Ikaw, Kim. Huwag mo sabihin yun din, ha? Baka. Actually, yun din po. Ah, yun din. Sulitin ang gabi. Yun yung pinakalas na nadagdag sa song. Which is like sobrang... So bridge ko, part. Feel ko na sum up talaga yung emotions ng buong kanta dun sa bridge na yun. Yun yung pinakakabuuan ng thought ng song. So eto, no, talaga bang sa tingin nyo lang naman, sa palagay nyo lang naman, sa opinion ninyo, ganyan, talaga bang nakaka-move on tayo sa mga unrequited love or natututunan na lang nating isayaw kasi hindi na tayo gusto dahil malinaw ang lahat, tapos kayo malabo, mga ganyan. Feeling ko, pag yung unrequited love walang sagot, parang pag laging question lang siya, dun ka hindi maka-move on. Pero kung meron kang definite sagot na ayoko sa'yo, dun ka maka-move on. Kasi may, kumbaga may period eh. Di ba? Unlike, pero kung forever, what if lang siya? So mas mahirap. Okay. Baling nun. Yun na yun. 430. Yun din. Ganda nun, bro. Ganda, ganda di ba? Buti na invento mo yun. Solid yun. Ganda. Nico 2024. Yes. Exactly. Quotable quote. 430. Sige. Siguro ako, ano. Siguro yung ganun. Kala mo nagtas ka na, ha? Feeling ko, ano, nakakalimutan lang natin yung, ano, yung pakiramdam, pero nandun lang din siya. Kasi minsan, di ba, may mahuhugot ka pa rin. Baga, yung thought lang na hindi na kayo magkasama, yun yung na-absorb mo. Pero, yung hindi mo na agad, yung parang wala lang agad, hindi, parang hindi ako naniniwala doon. Parang nakakalimutan mo lang, di ba, sa barikot siya. Huy, lahat kayo may entry na sa akin, ha? Nakakayos kasi yung producer namin. Bukayo, eh. Si Kim. Pwede po copy-paste. Go, basta i-quote mo lang. Nico 2024, mga gaya. Ano, para sa akin, yun din yung sabi na nila. Parang hirap mag-move on pag ano eh. Pag, yun, parang hindi mo alam yung walang sagot. Yun yung basta pinakamahirap. O, sa tingin nyo na lang, paano ba makaiwas sa ganitong klase ng setup? Yung unrequited love. Parang imposible naman. Feeling ko everyone has to go through that. Unless, yeah. Talaga? Unless tati ka, sobrang pogi mo, kahit sino magustuhan mo, gusto ko. Oo, grabe naman ang isang naman niya. Tati. Naman niya. Pag ganun, okay lang siya. Thank you. Paano naman kami? Pero feeling ko lahat naman. Parang hindi siya maiwas. Never naman natin makuha lahat. Hindi ka makakailag, kumbaga. I guess yung ano lang, yung pagiging in touch with reality, na parang, if alam mong imposible, baka hindi mo, huwag mo na hayaan mag-develop your feelings. Huwag mo lang palalimin lalo. Sa barko, malalim yung dagat. Kainis.
Oh, dahil dyan, tapusin na natin to. Ano masasabi nyo para sa mga yes friend nating nakatutok ngayon na hindi pa makaget over, hindi pa makamove on sa isang unrequited love? Kung kaya nyong sulitin lang yung isang gabi, adi, try mo. Joke lang, hindi. Toxic yun. Toxic yun! Toxic yung kanta pag yan sinunod namin. I guess learn to love yourself and be happy with your own company kung hindi talaga kayo para sa isa't isa. Pero kung gusto mo maging toxic and red flag, try one night. Wow. Gusto mo yung tinatapik siya ni Kim. Uy, okay. Baka so dead. Oo, ask them out. Mali mo, try lang. Edi kung wala, edi wala. Edi wala, edi don't. Diba? Hanap ulit bago. Ganong kadali, no? Okay naman, guys. I'm giving you the floor to promote your upcoming gigs, sa mga ganap, events, ganyan. And also your social media. Saan ba namin kayo pwedeng sundan? Abangan. Sige, gigs muna. Meron kaming show sa meron kaming G-Fest. Tama, diba? Yeah, G-Fest sa Davao. That's on November 15. Tama. 20? I think 20. Huh? 15 ba? Oh, 15. Basta, G-Fest Davao, we're also gonna be playing... Joke lang, hindi pa ata-announce. So, yun na. Na-announce na. Hindi pa sure. Hindi pa. Basta yun muna. Abangan nyo kami doon. Basta abangan nyo sila. Follow us everywhere at The Nameless Kids para makita nyo yung mga updates sa amin for schedules, for gigs. Also, you can stream all of our music sa lahat ng digital streaming platforms. And may music video kami gabi. Yes. Yon. Hindi na promote kanina. Meron kami music video. Oh, personal socials. At Tati Dimesa. At Nico Sabs. At KimAllen.e. Yon. Oh, doon na lang sila abangan kung kailan ba talaga yung ano yung gig nila this November. Yes. Meron. Oh, basta meron. Maya abangan tayo, no? Stalk nyo lang sila sa kanilang social media platforms. And speaking of social media, mga yes friend, alam nyo ba na ang Yes FM ay hindi na lang basta radyo at hindi nyo na lang kami basta-basta makikita sa internet dahil meron na kaming sariling Yes FM mobile app kung saan ay pwede nyong abangan ang inyong mga paboritong DJs. Pwede nyo kami pakinggan dyan, panoorin, at hindi lang yan. Pwede rin kayong mag-stream ng mga paborito ninyong kanta. Ayan, abangan nyo lang yan sa aming Yes FM mobile app. Kaya naman, i-download nyo na agad-agad sa inyong Google Play Store at App Store. At mga yes friend, kung nabiti kayo sa aming kwentuhan, huwag kayong mag-alala dahil alam ko naman na hinihintay nyo lang ang aming kantahan. Aming kantahan, kasama ako sa kakanta. Kaya naman, huwag na natin patagalin pa. Let's give it up for Nameless Kids for their song Sayo Ang Mundo and Gabi. This has been DJ B-Boy Bibo para sa ating Yes The Guest. Huwag nang kabahan, walang, walang may alam. Kung itatago pa rin, hanggang kailan pa nga? Hanggang kailan pa nga? O aaminin na rin, kung sigurado na. Sa langit ang ating nararamdaman. O handa akong sabihin, umangat dati tayo lang may alam. O sa'yo, oh, 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 ang mundo, oh, oh. O sa'yo, tingin pag nandyan ka na, konting sayap lang para hindi halata. Wala nang ihingit pag ika'y
pa sa'kin. Di mapagaling gusto sabihin sa hangin. Kung itatago pa rin, ay huwag na lang kaya. Huwag na lang kaya. Sa panaginip na lang, pala isa siya. Oh, oh, oh. Dahil handa akong piguhin sa langit ang ating nararamdaman. Oh, handa akong sabihin ang mga dati tayong lang may alam. Oh, sa'yo. Walang pakialam sa mundo sa ating dalawa. Di makawala, ang daming nag-iba. Santuro na tayong dalawa. Dahan-dahan lang, walang pakialam sa mundo sa ating dalawa. Di makawala, ang daming nag-iba. Sa dulo na tayo. Dahil handa akong iguhin sa langit ang ating nararamdaman. O handa akong sabihin o mga dati tayo lang may alam. O sa'yo pagkatapit.
Tumado ang tugtugin mabilis. Nalalasing sa bawat kilos ng mga lapis. Parang pelikula, diba? May hangganan lang naman pala. Pala di man tayong dalawa, di pa rin ako mawawala. Wala kahit isang gabi ka lang magkatabi. Sasayaw na lang dahil di mo ko gusto. Malinaw ang lahat kahit tayo'y malabo. Sasamahan ka kahit ano ang trip mo. Kahit na hindi ako ang panalangin mo. Basta't isang ilim ko lang at inanggabing ito. Sasayaw na lang dahil di mo ko gusto. Malinaw ang lahat kahit tayo'y malabo. Sasamahan ka kahit ano ang trip mo. Kahit na hindi ako ang panalangin mo. Sasayaw na lang mababawi. Tinanggabing ito.